Eh marami pa daw na tinatagong heroes. Si Flap TZ. Ganoon na daw ka-flexible ang hero pool ni Flap TZ. And bihira natin to makita ah, yung Khalid ngayong season na ginagamit. Tignan natin kung anong klaseng impact ang madadala nito sa ating game. Ang importante at ang gustong gawin ng Bread Esports, lalong-lalo na pag nagka-cloud sila, this is their standard play. Kapag mayroon sang cloud, hindi sila kumukuha ng mga greedy heroes sa side lanes. For example, ang mga greedy heroes ay yung mga tipong Alice, Harith, or mga marksman na kailangan mag-farm. Kapag magka-cloud sila, the Bread Esports, isa lang yung farmer nila when that is Cartesi always. Side lanes nila, pang-bully. Yeah, laging ano, no? Bully or static lane. Tama. Yung mga tipong pwede mong iwanan, mag-isa, itong Khalid, itong Uranus, yung may heal. May sustain sa sarili nila, basically. So, ibig mong sabihin, since alam na to ng Exe, kailangan ng Exe ngayon gumera. Kailangan ng Exe ngayon sumuntok. That's right. Kasi, wag na nilang hayaan na makapag-farm itong si Carl Tizzy. Well, kung isipin mo, ganun yung lineup ng Exe. They can definitely go for the initiations. Ang dami nila pampasok. Meron silang Glue. Meron silang Kagura. At meron din silang Atlas. That's right. So, kailangan nilang utilize ng todo-todo yung kanilang Atlas in the early stages. And we do have a way para mag-compose sila ng masakit talaga. Like, yun yung, or the fatal overturn, siguro. Yun, the fatal overturn. Or the yin-yang links. Pwede. Ang ganda ng yin-yang links eh. Mas maganda yung fatal overturn. Oo nga, kasi fatal yon. Tama ka. Meanwhile, eto na yung double team. Na ginawa ni Jack, no? Takasad sila ni Kuya. Si Ribo pala yung gagamit ng Khalid. Baliktad. Uranus, si Flap TZ. Ang maganda sa Khalid versus Lunox lane ay Khalid niya mabuli sa early stages. Pero yung Lunox naman ay makapag-farm lang. Farm-farm lang yan eh. Saikuhan lang yan eh. Ikutan muna dito sa ating laro. KillDJ is the main target. There's a slam-slam. It's double team from Jack, no? Flap TZ. Tatangkihin muna yung split-split mula kay Renjo. Alam mo yung isang factor, kasi kapag may glue ka tapos may cloud, ang bilis lagi ng cloud eh. Oh, Art of Thievery. Kasi full stacks agad yung Art of Thievery eh. So, let's see kung mahuhuli dito si Carl TZ. Siya main target, BMI. Pero makakuha ng turtle ay siya pa rin. Malayo si KLBJ that time. And Bren, winning that situation. Tandaan nyo, nung naglaban ng Bren Esports kontra sa Work Oster Force, yung composure ni Carl TZ with the Claude. Laban sa isang link ni Chu. Got yun. Yeah. Nabanggit. This is not the first time na nagagamit si si Carl TZ ng Claude laban sa link. At grabe yung pagiging presence of mind niya. Yeah, that, like we said, the composure that we can see from this guy. Napakahirap niyang invade. Sinabi niya rin sa isang interview yun kay Bigang Wolf eh. Na alam niya na lamang siya sa link kapag Claude siya. But he is up against the king, KLBJ, na mataas din ang mechanical prowess, na malupit din pagdating sa mga outplays. Naalala mo ba yon yung mga kimis ni KLBJ nung Sun Sparks days? Meanwhile, here we go, KLBJ, makapagamit ng kanyang ultimate para makaalis. Nagtatansyahan muna itong dalawang teams natin. Pero kung pagmamasdan mo, para bang execution, naghahabol sila matalas. At wala silang nakukuha, kaibigan mo. Yung Bren Esports, ang atake talaga nila dito sa game na to, particularly because of the Claude, ay mag-farm. Yung gagawin ni Ribo, tsaka ni Flap TZ ay huwag hayaang mapush yung lane. Correct. Kapag may turtle na, para silang may ano, you know, Ribo signal tsaka Flap TZ signal. Pero ito na. Kunin na natin at pupwesto na natin na yung turtle area. So, yun yung big objective sa kunin nila. Kumbaga sa totoong buhay, kung iahalin tulad mo ay bigang wolf, gwardya si Bill. Itong si Ribo tsaka si Flap. Tama. Tapos, talagang dapat bibihin si Carl TZ. Oo. All in. Four protect one. Four protect one. Parang ganun. I will agree with you. I think isa sa magandang analysis, marami magandang pag-picture out kung ano nga ba yung sabuhin ng bridge. Meanwhile, sabi naman ng Exe, 4 protect 1, edi isa-isahin natin yung 4, execration, taking the first blood. Actually, nasa execration din talaga yung bola ng initiation dito. Ang problema lang, ang hirap din pumasok
Nakita mo yung ginawa ng Brand Esports, alam nila na yung execution ay walang fatal links. Oh. Wala yung fatal overturn. Oof. So, ginaw nila yung turtle, tapos direkta dun sa purple buff. Ganda ng timing dito ng Brand Esports. Execration, hindi nila in-expect yung timing na yon na walan ng purple buff. Si Kiel BJ, iniwanan pa ng isa! Yan yung... Para ma-delay! Alam nyo, meron kaming joke sa pag nag-stream kami, pag naglalaro kami ng 5-man rank, lalo na pag MCL secured na kami. Ay, oo, MCL champions MCL tayo. MCL champs, MCL secured. Yung extra bastos move. Medyo... invade mo na, iiwanan mo pa. Extra bastos talaga! Here comes the kick mula dito kay Lusty. Tempest of Blades from KLBJ. He will survive this one. Pero nakita mo naman na sobrang duguan ni KLBJ doon sa engagement na yon. And this time, execution, even though they got the first blood, I think we need to be aware na this time, hindi sila makagalaw. Lahat ng movements na gusto nilang gawin na cho-choke out kay Bigang Wolf. Ito na naman, oh. Double team para kay Chatmo. Hindi niya na magagamit yung Frigid Breath sa slow si Flap Dizzy dito. Pero mukhang siya papatumpa. This is an Atlas na pinatumpa ng Uranus. At ginugo pa nila si KLBJ or i-depend saan ba ng execution. Seems like it's going to be the case. Wow! Tinook dun sa may mid lane. Nung umaatras na ay tinuluyan na siya ni Flap Dizzy. And eventually na ako sila na push dun sa may top lane. All of the movements sa Brand Esports ay may na-achieve afterwards. Lahat ng galaw nila, kaibigang Wolf, may kapalit eh. Ito na ba ang setup? Ito na yung fatal overturn. Hindi pa rin natin makikita. Pasok ngayon si Flap Dizzy kay Eto Max. Repo also securing this purple. Hindi makakuha ng purple si KLBJ. And this time, yung turtle ay buhay na para sa Brand Esports. Ayan na naman! Extra bastos na naman! Ninakawan mo na, iniwan mo pa. Iniwanan na naman ng isang serpent. Wow, Brand Esports. Naalala ko tuloy yung isang kwento, Manjin, na may isang magnanakaw sa isang bahay. At bukod sa ninakawan na sila ng gumamit, nag-iwan pa ng gems. Nang oo. Ganun na ganun yun. Grabe. Kinuhaan mo na ng purple buff. Hindi mo pa pinatay yung maliit. Hindi, oh my love. Pero alam mo, execution, hindi ito basta-basta tutumba. We've seen them like this. May mga games sila na binubugbog sila sa umpisa. Nagihintay sila ng flicker ni Chuck, no? Tapos gagawa sila ng move. Naitiran nila yung yun yung overturn, pati na rin yung ultimate ni Kera. They will look for a move outside of the jungle. Correct. Outside of their side of the base para kung sakaling magkaroon ng chance ay makakakuha na sila ng purple para kay KLBJ. Sa pala nilang pwedeng gawin ay i-bait yung pag-invade ng Brand Esports. Totoo. Parang ganito. Nakabantay si Renjo. Nakuha ni Kiel. Ito na ata yun! Tempest of Blades mula dito kay KLBJ. Nasa kanyang camera. Una mawala this time si Carl Dizzy. Wala na damage output ng side ng Brand. Lalaban ba sila ngayon? Here comes Dusty. And yun yung sinasabi nating fatal links mula kay Jackdo. Ito na nga ba? Kakasabi mula ang kaibigang Wolf. Nangyari na dapat nangyari. Flap Dizzy protecting Lusty. Lusty sasakay sa Matilda. Meanwhile, execution once again. Time and time again, making miracle plays. And they will now take the mid and tower. Execration Nation. Ang lason ng execration palagi ay meron silang playmaking potential kahit pa down na sila when it comes to the gold. In fact, sa isang iglap, sa isang panalong clash, pantay na yung laban. Oh my. Chuck down ng RTZ pero this time ang talagang nag-chuckdown, nag-shutdown ay si Renjo. Si Renjo. Inultihan niya, sinakyan agad niya si Carl. Welcome to the Renjo. The Renjo. Sabi dito ng execration, uulitin ko, ilang beses na natin sila nakita na nabubugbog sa umpisa. Kumbaga para pala silang si FPJ. FPJ. Nagpapabugbog lang sa una. Pero yeah, every play there is na makikita natin ay yung mga clutch playmaking moments mula sa execution. They're not afraid to take their shot. Pero sabi dito ng Brand Esports, saglit lang, masyado naman kayo na excited. Isang play lang yun eh. Isang play lang yun. Mm-hmm.
At nakita na ng execration yon time and time again. Those miracle game-saving plays, game-winning plays from Exe. At ngayon, sabi nila, confident kami. Nakukunin muna namin this time ang Lord. They're baiting out Exe. They know na darating ng fatal licks. Darating yung yin-yang overturn. So, lumabas yung double team. Here we go. Mahuli this time si Pew. Pew mapapa-atras. Kiel sumilip, lasty, hindi makapag-setup. Assault mula dito ang Kelra. Hindi pa nagkakaroon ng magandang setup sa dalawang teams. Carl Daisy, mapapa-BMI out at reset. Parehas magbabak ang dalawang kupunan. Ooh, the mad respects. Parehas na team, nire-respeto ang isa't isa. Nakita natin na noon na pupok na si Lasty, hindi sila bumalag. Nung gumugo na si Chakno, hindi rin bumalag yung Bren Esports. Nag-back sila. At yung execution din naman, nung pumipesto sa Lord yung Bren Esports, sa tamang silip si Kel VJ kung gaano kababa na yung HP ng Lord, tapos sabay pasok yung execration at walang nag-overcommit. No overcommitments. Oh my goodness. For both of these guys. Ito na yun. Kitang-kita mo yung respeto sa isa't isa. Kabisado nila yung limits ngayon. Nung kanilang lineup, kung kailan sila mananalo sa team fight, mas umaamba ang Bren eh. This time, nakakaramdam na ng comfort ng execution. Oo. Yung recovery nila ay nangyari nga doon sa isang play. Parang yung isang miracle set lang kanilang kailangan. At nagkakaroon na rin ng dilemma ang Bren Esports. Kasi kung ang execution, nung early stages ay nahihirapan sa pag-farm, ngayon ay okay na. So that means na dalawa yung nagsiscale sa kanila, which is Kelra and KLVJ. Correct. Sa Bren Esports, si Khalid, parang hindi na ganun kalakas yung panyang damage output. Siguro yung sustain, meron pa rin. Yeah. But that's also true with the Uranus. Ang maganda sa Uranus ay talagang makunat siya. Pero yung difference ng EXP lane na glue, meron kang crowd control. Yeah. Tapos ulti. Tapos meron ka pang peel. At tama ka dyan. Diba? Meron ka pang peel. That's so, right. Yeah, I agree. Si Carl T, silang yung damage ng Bren. Meanwhile, sa EXE kasi tatlong outputs. Kay Itomax, kay Kelra, tsaka kay KLVJ. That's right. And mind you, nagkaka-items na ngayon ang side ng EXE. Durant's para kay Itomax. And Divine Glaive, ang sakit na ni Kelra dito. Makakita na tayo nung yung the place. Katulad kanina. Malapit na rin ang Holy Crystal niya. At do take note, malapit na rin si Itomax sa kanyang mga items. I think magta-transion din siya eventually, Lightning, for the damage. Or pwede siyang rumekta sa Crystal. As we saw, now si Kelra na sa Crystal. Here we go. Na binibait ngayon ni Renjo si Carl Tazy. Nilabas yung split-split. Carl Tazy popping the Art of Divinity. Masikip itong vicinity na to. Nandito ngayon si Napew. Mapapabalik sa original form si Renjo. Mag-aabang muli ang execution ng magandang bait. Nagtabi-tabi na sila. Pero alam yon ng Bren Esports. Medyo hintayan ang nangyaring laban ni Bing Wolf. Bawal magkamali, bawal matapa, kailangan malinis sa pare sa teams. Mga trabaho ng execution. For example, kay Renzo, kailangan niya mahanap kung nasa si Cartizzi. Correct. At tapos siyang sumakay kay Cartizzi. Napaka-intense ng laban na to kay Bigang Wolf. 2-4 pa lang yung scoreline. A low-scoring game. 13 minutes na. Ng 13 minutes, mahuli si Lasty this time. Nanaka pa si Lasty. The Fatal Links. At natusok pa. Pero it's Carl Tizzy. Umikot-ikot na ng kanyang blazing duet. Sabay nakuha niya pa yung Lord. Pero si KLBJ, lumilipad palayo. Yun yung main target ngayon ng Bren. Meanwhile, yung mga glue with Choco, hindi ko man alam kung ano yung mga tawag sa maliliit na glue na yan, ay nagbabak na din. That is Bren Esports sacrificing Lasty para makuha nila itong Lord. Oh, diversion play mula dun sa Bren Esports. Tama kay, binigay nila yung buhay ni Lasty at ginaw siya ng execution. In fact, si Chakno ay napaka-commit na kanyang ultimate at may intindihan mo kung bakit at Cartizzi much better with the retribution. Mapapalaban talaga eh. Renjo this time, let's play it out. But here comes Flaptizzi, ubos yung mga glue. Mukhang makapag-push pa rin ng Bren Esports. Kung hindi man sila makakuha ng base turret, at least mauubos na lahat ng outer turrets ng execution. Tumalad na si Lord. Mukhang basag. Pero nagkakasaykuhan muna ang dalawang teams.
Pero naku, knock-up mula dito kay Lusty. Here we go. Chang Nu is the main target. Chang Nu, fatal overturn. Pero where's the follow-up? Yun yung follow-up na kay Carl Dizzy. Yung blazing duet. Naging butterfly na si Carl Radino. But this time, Flap Dizzy, napakakunat, tinalapa ni Renjo sa kabilang side ng base. But this si time, look at this view also. Buhay na buhay pa rin. Carl Dizzy, buhay na buhay din. Execration, nabigay na nila lahat ng combo. Nag-cooldown na yung mga skills nila kanina. Pero wala silang napatay. Sipa na naman mula kay Lusty. Combo para kay Rebo. Anong walang damage? Meron naman pala. Habang si Kelra, yun lang. Melee rocking his way. Pero set up with the sandstorm. Mula syempre kay Doc Rebo. Carl Dizzy nandito din sa gilid. Renjo with the slam slam. Renjo, mababalik sa original form. At wala na muna yung jellies. Clue na yan. 6-4, Remy Sports will take down all of the towers ng side ng Execration. Execration, kumakapit pa. Tatlong heroes na lang ang natitira. Kelby, Jay, nandito na din. Lumabas na yung mga minions nila. Pero buhay pa rin si Pew. Nandito na din si Carl Tusok. Dodgeballs! Patay ang hangin, ladies and gentlemen, to the Fatal Links. Pero patay din this time si Pew. Masyadong maasim ang Brenny Sports. Pero Carl Dizzy, umikot-ikot. Kelra, right now, naging Rainbow. And this time, tapos ang clash. Buhay pa rin ang Execration. Sobrang tagal nung clash na cooldown na halos lahat. Nakakakita naman tayo ng Fatal Links and Execration with all of the defense that they have. Binigay na lang nila lahat. In fairness, dun sa kay Kelra, pati na rin kay KLBJ, hindi sila nabigyan dun sa clash na yun. Hinaba-haba, nakapag-depensa sila, nakapag-poke sila, nakakuha sila ng konting kills, at na nakapag-base sila ng konti pang buhay para sa inyong Execration. However, Brenny Sports, napakatalino ng pag-take. Sa bottom lane pa lang, Lusty, hinanap agad si Chakno para yung main playmaker ng Brenny Sports ay mahirapan na. And do take note, may mga purifier na inside of Brenny Sports. And then, kailangan nalang gawin ay si Carl Tizzy maging maingat. Si Chakno nga lang ay hindi maingat ngayon. Chakno? Nag-just scout siya eh. Oh no, Chakno, mapapa-blinker out. Pero slam slam, parang i-renjo dito. Dalawa tatamahan. Pero napakumit ang side ng Execration. Napakumit din ang Brent. Placing duet para kay Carl Dizzy dito. Ito max mga kapag-dodge. Yun yung Wushu Umbrella Flea. Meanwhile, si Narencio. Naku, tumatakbo na lang. Nasa na yung Ying Yang. Oh no! Delikado! Except, eto lang yung masyado si Carl Dizzy. Kelra is here. Si KLBJ na to them. Sa kabilang side. Sa gitna, buhay pa si KLBJ. Tumutusok din ako. Meanwhile, nag-a-apol ngayon. Sina Doc, Revo, Flap Dizzy, popping the Ionic Blades. 5-8, Execration, Kelra, 205, dito sa Lunox, saving Execration's life. What a play! Saktong-sakto nahanap si Carl Dizzy at alam niyang wala ng BMI. Nakuha niya yung burst down. Hindi na naiinda yung damage output ni Kelra sa ngayon. And like you just said, mukhang niligtas niya ang Execration mula sa tiyak na panganib. Dahil wala si Etomax doon. Oh, and no. Now, control para sa Lord belong to Execration. Ang eto pa! Ang baliktad talaga! The place mula sa side ng Execration. Ang magliligtas ng todo dito. Si Kelra ngayon, naging butterfly na naman. Meanwhile, si Lusty trying his best para makakuha ng kill. Kelra, ina-attacking niya ni Doc Rebo. The swings, man. Those slashes mula doon sa sand slashes. Hindi pwede yan kay Doc Rebo. Maghahapol pa si Nafew. Nandito si Itomax and Bren. Sila pa makakakontrol. Oh no. Ng Lord attempt. Si Rebo at si Lusty gumawa ng paraan para yung double K connection ay ma-shot down with the Way of the Dragon ni Lusty. Nahuli doon si KLBJ. Oh and then my. Si Kelra shot down by Rebo. Sabi ni Rebo, wala akong pakialam kung maging butterfly ka or mag-darkening ka dyan. Sinayawan ni Winalis. Sabi ni Rebo, baliktarin mo ang pangalan ko. It's Uber. Execration. The double K connection trying their best. In fairness to give them this game. Man, first death nilang dalawa yun. First death ni Kiel, first death ni Kelra. Pero eto ba? Eto na ba yun? Eto na ba yung final push na gustong gawin ng Brenny Esports for this game? Execration right now, humihinga pa naman kay Bigang Wolf. Humihinga pa. Mayroon pa silang defense, ha? Do take note, may wave clear din ang Execration. Kaso nga lang,
binabakura na yung purple buff. I wonder kung nakakuha doon si KLVJ na kanyang buffs. Well, kakabuhay lang din niya. So this is a big problem, if so ever. Nakikita nga natin, Brenny Sports marching to the mid. Here we go. Execration. Can they make it work? Pulado si Renjo agad. Lusty ulit. Ngayon nagpa-burn. Miwan si Lusty. Si KLVJ na dahil lang. Oh my glove. Nagkakachanian lang, kaibigang Bu. Meanwhile, Exe, eto na. Napagkami ng double team. Si Chachnu, nasa kanyang camera. He will pop the frigid breath. Meanwhile, si Reboy na atake ngayon ang base. Renjo, he still has immortality. But still, Brenny Sports, they will not finish yet the game. Meanwhile, Carl Tizzy, nasa kanyang camera. BMI out. Mapapagamit na lang ng idle delivery. KLVJ! Oh! Tempest of Blades! Pero dodgeballs is real! KLVJ! Oh! Hindi na magsisurvive! Isang minutong wala! Si The King! KLVJ! Oh my glove! Pero kaya pa ba ng side ng execration? Chuck! No! Dito si Nakelra! Jack Mamba! Coming in with the fatal links! Pero ang kunan talaga! Lina Flap! Kelra will also take down! Si Pew dito! Meanwhile, ang kunat ng robot! Ang kunat ng robot! Magkunat pa si Kelra! Hindi! Healing galing! Hindi enough! Execration! Pinubuhos nila lahat! Nang makakaya nila. Ayaw ba nila dumipin sa 27 seconds para kay KLVJ. Oh. Ilo go si Lusty. Kaso malayo sila sa base, pwede silang bigyan nito. Hindi pa tapos to, kaibigang Wolf, ha? Sand Storm, Pink Sand Guard mula kay Doc Rebo. And Carl Tizzy nagre-reserve ng BMI. Masyado makunat si Regio, masyado makunat si Ito Max. Oh. But I think it's over. May ulti pa si Chacto. May ulti pa si Chacto. Isang minuto na yung teamfight. Buhay na si KLVJ. Knock-ups are real mula kay Lusty. Chachno! Chachno! Double! Fatal Links! Fatal Overdurs! Nahuli nila lahat! Fatal Overdurs! Tapos ang boxing! Yun naman pala yung play na hinihintay talaga! Pero si Carl Tizzy nandito pa rin! Siya nalabag sa Blazing Duet! Carl Tizzy! Nasaan ang dami Chachno? Siya nalabag isa! Carl Tizzy Mamba out! Jack Mamba! And Ito Max! The fatal overturn! Buhay pa ang Execration Nation! Malaan ni May Majin! Hindi ko na kinakaya, kaibigan mo! Sabi na ilalabas na lang yung alas! Pinag-combine nila, man! Sabi nila polymerization! Polymerization! Pwede pala i-mix yun! Pwede i-mix! Pwede pala yun! Inalo! Oh. Ang ganda ng ginagawa ng Bren Esports. Nahanap na nila palagi si KLVJ. Sobrang explosive na ano nangyayari. Wolf. Sila pa! Yung naka-abante ngayon! Bakit ganito? Anong nangyayari? This is the execration way! Kaibigan Wolf! Vintage execration! You miss the chance. All of the chances you don't take. Sabi nga nila, all of the shots you don't take. At ang exe shot, hindi papayag. Hindi papayag. Na hindi susubok. Hindi papayag na hindi gumuguhit. Guguhit at guguhit talaga. Lusty, si para kay Ito Max dito. Here comes Rebo once again. Versus, but look at this. KLVJ versus Carl. Kel, may immortality siya ngayon. Pero huliin siya ngayon ni Few. KLVJ, nagpapas immortality. Rebo is also there. Nawala na si Flap Tizzy. Tingnan natin to Wolf. Nagbaback si KLVJ. Meanwhile, Rebo, one-on-one with Chachno. Mag-aabang dito si Carl Tizzy. Takbo, Kuya Chak. Super slow. Let's take it slow. So slow. Pero ayun, ang bilis ng pusit. The vinegar pusit. Sit, Chachno, mabubuhay pa. And look at this, 1-for-1 exchange. Ang daming nangyayari pero isa lang yung nagkapalitan ngayon. May Lord na 70k ang buhay. Binibigan dito ni kaso uy, Kuya Rips. Namatay ata si Rebo dito kay Bika. Dok Rebo? Nag-i-explain ka pa lang. May nangyari okay. Na. Nasobrahan sa pag-poke, nasobrahan sa pag-box out. Nasobrahan si Rebo sa ano eh. Sa action eh. Ma-action kasi yung laban. Kumbaga, yung ano eh, sobrang bilis eh. Oo, alam mo naman kasi pag sumapak ka, kailangan meron kang counter punch na nararamdaman. Pero wow, execration time and time again. Ang kinalugi nga lang dito ng Bren Esports, since mga nasa TikTok timer na nga, si Rebo, 40 seconds. Pag-respond ni Kelra, may 30 seconds pa na wala si Rebo. So pwedeng mauna sa Lord ang execration. Oh. Ito na ba yung ningan, eh. Execration miracle na lagi nating nakikita?
The Miracle Set. The Miracle Set. Chuck Mamba. Chuck Mamba mentality. Ito na. Nakikita na ba natin to, Wolf? Are we witnessing it? The Chuck Mamba mentality. Chuck Mamba mentality lang, man. Laban lang kung laban. Mamba in. Tingnan mo yung pwesto niya. Nakiwalay siya dito. Makikita ba ni Club TZ? May sisili pa. Siya na mismo yung nagpakita. Players are stalking each other. Lusty, sumipa ngayon. Pero look at Kelra. Libreng hit doon sa kabila. Meanwhile, eto na ang totoong laban. Sige. Renjo coming in with the split-split. Rebo buhay na rin. Pero may mga immortalities ang dalawang players natin. Ang dalawang teams natin. Kel BJ. Sabi niya, kuha na lang muna ako dito ng minions. Para lang lamang kami sa wave clear. Meanwhile, Flap Tizzy boxing out Renjo. Etong Lord na to, yung pinakamahalagang Lord para dito sa ating game. 45k HP. Doc Rebo is still here. Chaknu. Popping the double team. Few. Popping, of course, the Soul Gloom. Kelra. Lord, huh? Yung Lord. Binabang-bang lang ni Carl Dizzy. Nanakap na si Carl Dizzy. Chaknu. Buhay pa rin. Ang laki pa rin ng HP. Split-split para kay Renjo. Hindi makalapit ang side ng Exe. Wala si Rectory. At ayun na pala yung Sipa mula, of course, kay Lusty. At ngayon, ngayon pa lang dadating si kaibigan Kiel. BJ. Renjo. No. Tumatakbo pa rin. Silang tumakbo magkabila. Pero parehas lang ang kahihinatnan. Yataps! Dito ang tatlong heroes ng side ng XA and Brenny Sports. Kel BJ, 25 minutes too late. Oh, at dinepensa niya kasi yung bottom kailangan lane. Kailangan mong gawin Kaya yung Brenny Sports, alam nila yung timing Meron nakapush doon sa may bottom lane. Sabi lang, go muna. Ikaw ang RTC. Ang goal mo lang. Hampasin yung Lord. At Chuck Mamba. Chuck Mamba, hindi magiging enough. And that will finish the game. Brenny Sports 2-0 sa napaka-intense na game number 2.